Good morning, guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, pag-usapan natin yung ano ba ang mas maganda? Bibili ka ng fingerlings para alagaan mo sa iyong fish pan? O magbibreed ka ng tilapia, magbibreed ka para makapag-produce ka ng fingerlings? So, ano ba ang mas maganda? Yan ang pag-usapan natin sa umaga. So guys, pag-usapan natin yung advantage at saka disadvantage kapag bibili ka ng fingerlings o kaya magpo-produce ka ng ano. So dito muna tayo sa ano, sa bibili ka ng fingerlings. Ano mga ang advantages at saka disadvantages? Unang-una, ang advantages pagka bumili ka ng fingerlings, unang-una naka 6 reverse na ito. 4 to 5 months, pwede mo na siyang mabili. Meaning, guys, ito ha, kapag ibig sabihin kapag nag 6 reverse, meaning isang buwan na muna nilang inalagaan ang iyong fingerlings bago nila ibinenta sa'yo. So ganun yun, hindi agad pagkasilang binibenta agad yun. Yung proseso ng 6 reverse, 1 month nilang aalagaan. 1 month nilang gagawin ang proseso ng 6 reverse bago nila ibibenta sa'yo at bago mo marireceive ito. So yun ang proseso nun. Tapos aalagaan mo naman ng 4 to 5 months ang iyong mga tilapia at saka doon mo palang ma-harvest. So yun ang advantages pagka bumili ka ng fingerlings. Ano naman ang disadvantages? Siyempre, maggagastos ka agad yung expenses. Kasi guys, yung na-share ko sa inyo no nakaraan na kapag malayo ang lugar mo, pag o-order ka ng mga sa online na mga fingerlings, napakamahal. So guys, ito yun ha. Ang rekomendasyon ko sa inyo, kung malapit ang mga nagsusupply sa inyo ng mga fingerlings ng tilapia na ganito, so maaring bumili na lang kayo. So dahil ako malayo at saka napakamahal, so kailangan ang nangyari sa akin, nag-breed na lang ako ng aking mga tilapia. So yun ang mga advantages at saka disadvantages. Guys, may dagdag ko sa disadvantages kapag bumili ka ng iyong fingerlings. Kapag bumibili ka ng fingerlings, every harvest, kunwari, nag-harvest ka ng 4 to 5 months, sinarvest mo ang iyong mga tilapia. Meaning, pag na-harvest mo siya, automatic yun. Every harvest, o-order ka ulit ng panibago mong fingerlings para aalagaan mo. Meaning, after harvest, order ka ulit, after harvest. So, ganun lang magiging cycle mo kapag bumibili ka ng fingerlings. Hindi katulad pagka mag-breed ka, so automatic na yun. So yun na, include natin sa disadvantages, every harvest, kailangan mo nang umorder ng panibago mong fingerlings para aalagaan mo ito. So guys, dumako naman tayo sa pag-aalaga ng ating breeder o magbibreed tayo para mag-produce tayo ng fingerlings. So ano ba nga advantage nito? So guys, ang unang advantage nito, less expenses. Hindi na ako bibili ng fingerlings ng aking aalaga mga tilapia kasi meron na akong sariling breeder. Yun ang advantage ko. Every harvest ko, meaning meron na akong pagkukunan ng fingerlings. So yun ang isa sa pinaka-advantage ko. At so guys, isa pa sa mga sikreto ng pagbibreed. Guys, ang lifespan ng ating tilapia, ng ating breeder ha, umaabot to na 7 years to 10 years. Meaning, 7 years ang hindi ako bibili ng sarili kong fingerlings kasi nga meron nagpo-produce ng aking mga fingerlings. So napakahaba guys, napakahaba para na panahon para magkakaroon ako ng sarili kong fingerlings na hindi ako bibili. So biruin mo yung guys, sa 10 taon hindi ako bumibili. So yun ang napakalaking advantages kapag nagbibreed ka ng iyong tilapia. So hindi ka na nangangailangan ng bibili pa ng 10 taon. So meron pa akong madagdag sa inyo. Pwede mo pa siyang pagka sobra ka na sa pinggan, pwede mo pa siyang gawing business na for sale. Pwede mo yung i-for sale yung iyong mga fingerlings kasi marami nang nangangailangan ngayon ng fingerlings ng ating tilapia. So isa sa pamagdagdag ng advantage natin noon. Pwede ka pang mag-for sale ng fingerlings sa pamamagitan ng iyong pagbi-breed. So guys, madagdag ka ulit sa advantages. Mayroon pa isang advantage. Every harvest, guys. Every harvest. Kunwari, nag-harvest ako dito sa aking fish farm. Nag-harvest ako. Meron ka na naman ulit kasunod na fingerlings. Kasi nagbi-breed ka. Meron ka na ulit na next na mga fingerlings na kasunod. Kasi tuloy-tuloy lang naman ang pag-bi-breed natin eh. Habang nagbi-breed ka, may na-harvest ka, meron ka na ulit kapalit. So, ang ganda ng advantages. Meron ka na ulit kahit na-harvestin mo ito lahat.
meron ka na ulit na panibagong fingerlings na ipapalit mo dito sa iyong fish pond habang hinaharvest mo to. Punta naman tayo sa ano, sa disadvantage. Guys, ito lang naman ang disadvantage niya. Sa simula, talaga ha, pag nagbe-breed tayo, sa simula talaga, magiging countless muna ang iyong maging fingerlings. Kasi, ganito yun, habang one year pa lang inyong pinaka-breeder, inahim, so kukunti pa lang ang magiging fingerlings ito. Hindi katulad kapag the next year, one year, two years, three years, so doon na dadami ang iyong fingerlings. Meaning, sa start-up ng iyong pag-breed, kukunti pa lang ang iyong pinaka-magiging fingerlings. Kasi yun ang pinaka-ano yun eh. Habang lumalaki ang iyong pinaka-inahin, dumadami din ang iyong fingerlings. So, yun ang pinaka-disadvantage mo. From the start, pag nag-start ka ng breed, doon pa lang may experience mo na kukunti pa lang. Yung nga nagsabi sa akin na, lugi daw dahil kukunti. Yes, totoo yun. Pero hindi naman permanent yun. At along by, habang lumalaki ang iyong aking breeder, so doon pa lang ako babawi ng aking mga ano. Biloy mo, 7 to 10 years ako, hindi ako bibili at magpo-produce na lang ako ng fingerlings, at doon habang tumatagal, dumadami din ang aking fingerlings. So in summary tayo, in summary, guys, both naman, bumili ka ng fingerlings, mag-breed ka, napaka-profitable. Talagang may income sa pagtitilapia. Unang-una, dahil ngayon, katulad ngayon, mahal na araw, so puro nangangailangan sila, puro isda. So yun ang pinakagandahan yun. Guys, isa pa ito sa pagmamahal ng gasolina. So tumaas din ngayon ang pinakapresyuhan ng ating tilapia. Umaabot na ito ng 130, 120, 130. Dati 100 lang. Ngayon umaabot na itong 130 ang pinakapresyuhan. So meaning maganda na ngayon ang maging naka-profit nito pagka nagbinibenta mo ngayon sa market. So napakahalaga ng pag-aalaga ng at maganda na ito, guys. So yun. Itulit lang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Kung nagustuhan mo aking YouTube channel, subscribe ka na sa aking YouTube channel. Yan, Kuya Mikey. Anything na may gusto kang malaman, anything na may idea ka, anything na may katanong ka, share mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos yan, comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit lang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!